How was your day? Tiring. Tiring. So tired. Ay, nandito naman ako, nag-live in. Pahinga ko. Hi! Good evening, guys! Share niyo yung live para makita na ng mga tao. Kumain ka na? Yeah! I've already ate na. Nagko-coffee na lang ako right now. Kasi nakalimutan ko mag-coffee kanina umaga. I mean, yung coffee ko. Hindi yung coffee sa somewhere. Pa-shoutout po. Shoutout sa'yo, Samantha. Hi, Shedrock. Diba? Ang satisfying. Ako din na-satisfy ako nung yung pa-ending na. Gusto ko yung mga nangyayaring kaganapan. Hoy! Gusto ko yung nangyari sa kanila. Na-satisfy ako. Hindi lang ako na-satisfy sa love life niya. Hindi ko kasi feel yung chemistry nila. Come to Indonesia! Meet JKT48! Hopefully, ma-meet ko yung JKT48, no? Hopefully, guys. Not sure yet. Ate, anong pangalan mo? Ako po si CJ. Mahal na mahal ka. Uy! Hi, Mito! Walang yellow basket eh. Pero merong heart basket dito. Hoy! Ate, may question po ako. Ano yun? Anong question mo? Ang dami naman. Ba't pa kayo nagpapaalam? Sabihin nyo na agad yan. Gusto na ng pag-ibig. Pag-ibig. Bakit ang hilig magtampo ng mga babae? Tampo? Hindi ko din alam. Matampuin ba ako? Hindi ako sure eh. Hi! Oo naman. Talaga ba? Matampuin ako? Hindi mo ko pinapansin. Bakit Donna? Donna ba? Tama ba? Ayoko nga, Krish. Ayoko. Hindi kita papansin. Hi! Good evening! Ayo po! Ayo! Yes? Tinatawag niyo ako? Talaga, choco pao. Napadaan lang ang mga yan. Pa-shut up. Good evening! Hi! Hello! Black Summer? Wala pa akong ini-start na kay drama kasi ang busy ko nung nakaraan. Tama ba? Oo. Ang busy ko nung nakaraan. Even sa biyahe, guys. Napaka-hassle ng biyahe ko. Grabe. Lalo na kanina umaga. Kasi talaga naman mahirap magbiyahe pag Monday. Pag umaga. Muntik na ako malate kanina umaga. Saktong-sakto, pinatawag na yung pangalan ko sa sa attendance. Nung dumating ako. Sabi nung kaklase ko. Kasi, kaya sinabi kong sabi nung kaklase ko. Kasi, naka-earphones ako pumasok ng
So wala akong naririnig. Ako na pala yung tinatawag, pagpasok na pagpasok ko. Tapos nakatingin lahat sila sa akin. Ay, ayun na pala siya eh. Yun lang yung narinig ko. So akala ko, hindi pa nasulat. Like, binalikan. Matagal ganun. Kaya nagulat ako. Tapos pinuntahan ko yung prof ko, sabi ko, De La Cruz po, present po. Tapos ayun, naka-check na pala ako. Oo, di ako na-late. Saktong-sakto yung dating ko. Kasi 9 a.m. yung ano namin. Nakarating ata ako 9:10. 10 minutes lang naman ako late. And alam ko nag-a-attend, may grace period. Period? Grace period kami, which is 15 minutes ata. Eh, pasok siya. So, hindi ako late. Tinakot mo, prof. Hoy, hindi ako nananakot ng prof. Kanina nga, sobrang like ano. Ayoko talaga mag-swimming kanina. Sobrang like pagod kasi talaga ako. Ayoko na mag-swimming, ganyan-ganyan. Kasi wala akong choice. So, nag-dive ako. Hoy! Wala akong choice, so nag-dive ako. Hello, Draggy. Tapos yun. Kanina. Tapos na-injured pa ako kanina. Kalungo na lala ng injury. Hindi, masakit pa rin siya hanggang ngayon. Yung kamay ko, ito. Ito, I don't know kung kita. Ayun, may circle dito. Meron siyang like, sobrang sakit niya talaga, as in. Magkukunwari ako may sakit. Ano, naumpog yung kamay ko sa ano, sa bakal. Sobrang lakas, as in. Kanina hindi ko siya magalaw, nakaganun lang ako. Tapos, kailangan namin mag-freestyle, like mag-swim all over sa kabila. Ganun, mag-swim-swim. Tapos sabi ko, Mom, hindi ko kaya, naumpog po yung ano ko, ganyan-ganyan. So, nagkadahilan na ako para hindi na ako mag-swimming, guys. Oo, hindi siya nasugat, pero nabugbog siya. Feel ko nga pilay eh, kasi kanina, naramdaman ko, habang kumakain ako ng lunch, naramdaman ko siya, ang sakit na, ang sama ng pakiramdam ko. Actually, sumama yung pakiramdam ko kanina. Tapos sabi ko, ala, napilay, sabi ko. Feel ko napilay siya, so kailangan siyang pakalmahin. Ano daw? Hello, Green Orange! Diba? Grabe yung bakal. Yung prof ko parang nasa utak-utak ng prof ko. Ano ba itong ginagawa ng batang to? Bakal na lang, tinamaan pa. Magdadive kasi ako nun. Gaganon na, dadive na ako eh. Eh kaso pagtayo ko, yung bakal nasa gilid, nahampas lang ganun yung kamay ko. Ang sakit. Buti hindi na teta na yung bakal. Wow! Bakit para mas nag-aalala pa kayo sa bakal kaysa sa akin? Nakakatampo naman. Bakit para sa bakal kayo nag-aalala, hindi sa akin? Prof, nakaraan dog show. Ngayon nangaaway pa ng bakal. O, hindi mo nangaaway. Bakit sa Malta? Eh, na paano yung bakal? Bakit yung bakal tinatanong nyo? Dapat ako eh. Bakit yung bakal? Pero, ay, bala kayo dyan. Basta yun. Yun yung nangyari sa akin kanina. Kaya medyo ano yung pakiramdam ko. Buti nga kanina, hindi ako nag-intake ng kahit anong pampagising. Buti kinaya ko yung lessons ng mga sumunod na prof. Tsaka hindi rin ako natawag or something. Buti na lang. Buti na lang talaga. Baka mamaya sabaw na naman yung sagot ko. Sabaw na naman ang aking mga sagot. Ewan ko ba bakit kapag Monday, nakakainis talaga. Wala yung utak ko ganun, no? Nagpa-flying siya. Wala ako sa sarili. As in. Hello ate, musta ang ba? Ano? Ano daw? Bahay?
ginagawa mo sa bahay? Nakatawa talaga mo. Baka kasi sabi ng prof mo, mahirap tawagin yung puma. Hoy! Wala naman may alam ng ano ko. Anong tawag dito? Anong nangyari sa akin? Oh, pero ang sakit talaga. Hanggang dito, ramdam ko siya. Ito, yung ugat siguro. Ayun no, dito, ramdam ko yung sakit. As in. Tapos pag may hinahawakan ako, hindi ko siya kayang hawakan ng matagal. So, gamit na gamit tong right hand ko. Ano ba nangyari kahapaso pa lang? Natamaan siyang ganun. Tumayo kasi ako. Kasi nagbabalak ako lumipat ng pwesto para mag-dive. Eh, may bakal sa gilid. Pagkatayo kong ganun, nasway ko yung hand ko ng ganun. Hi, mahal kita. Mahal agad! Bakit mahal mo ako kaagad? Baka na-sprain ka. I don't know eh. Dapat nga pupunta ang clinic kaso hindi na ako nagpapunta kasi nagugutom na talaga ako. As in. Hi, classmate! Kaka-cellphone? Hindi ko pa nasabi kay mami kasi tulog na siya pag uwi ko. So, ako lang mag-isa na kumain ng dinner. Oh, anlungkot! Ako lang mag-isa. Naglulungkot-lungkot pa ako kasi nakita ko si daddy nakagising pa. Tapos sabi ko, nag-dinner na kayo? Tapos sabi niya, oo, matutulog na kami. So, naglungkot-lungkot ako sa harap ni daddy. Sabi ko, ako lang mag-isa mag-dinner. So yeah, wala akong mapagsabihan pa. Bukas pa malalaman ni mami. Tulog na eh. Ba't ka ako cellphone? Hindi ako papalabasin. Magagalit lang siya tapos makaka-move on din agad yan. Ay! Hindi ko rin sinabi kay daddy. Busy si daddy eh. Nagpa-phone siya. Yung lungkot-lungkot ko nga hindi niya ako pinapansin eh. Nagpapalungkot-lungkot ako para samahan niya ako pero hindi niya ako sinamahan. I'm hurt. Woo! Tulog na nga sila. Tapos yung may parang nandiyan sa basuran kaya nagkakalungkot. Bakit Jollibee? Sad girl air. Ewan ko po, hindi ko sila madaan sa lungkot-lungkotan ko. Ayaw nila ako samahan. Okay. Hindi sila na sabay-sabay nag-dinner. Jollibee agad naisip mo. Gusto ko talaga ng Jollibee. Hoy! Hello po. Hello! Good evening! Ba't ka galit? Hindi ako galit sa'yo. Never ako magagalit sa'yo. Kakakain ko lang, Papa G. Baka mamaya. Ang lakas ko kumain ngayon. Ang dami ko na naman kinain ngayon pag-uwi. Kanina ang lakas ko din kumain. Jokes. Kasi basta naman promotion niya ng Coke. Ah! Okay naman. Hi! Kala mo talaga nag-promote ng Coke. Pero... Oh my love, it's you, what's going on? Uy! Cute po ng boses nyo. Ito naman. Kita ko may inom daw ng Coke. Uy, hindi ako may inom ng Coke. Kanta nga kayo, ganda kasi ng boses nyo. Send ka muna ng ano, ng gift, virtual gift. Nag-promote ng Coke pero bawal sa Coke. Totoo. Actually, yeah, biglaan lang yun. Hindi ko in-expect yun. Kasi kumukuha ako ng drinks. Tapos biglang, pinagpo-post ako.
So, yeah. Send Rose? Bakit Rose? No. Little, ano ba yung nandito? Hearts ata. Hearts ba? Mas malala daw pag Coke Zero. Tinry ko na yan. Sabi ko, pwede ba ako mag Coke Zero? Tapos mas malala daw yun. Mas maraming preservatives, sabi nila. Mas iiksi daw buhay. Grabe yung iiksi yung buhay. Kasi iba talagang drinks yung kinukuha ko, guys. Ito yung catch. Actually, nung BGC yun. Nung BGC. Di ba maraming cameras around doon? Nagbe-video, ganun. Then, ayun, may nag-video sa akin. Parang may nakapila lang ako. Kumukuha lang ng drinks. Tubig, ganyan. Tapos sabi niya, oh, kuha ka ng Coke dyan, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, oh. Okay. Tapos binibidyo ako habang kumukuha ako ng Coke. Tapos sabi niya, oh, kuha ka ng dalawang Coke. Hindi naman yun yung kinukuha ko, pero yun yung binibigay sa akin. Tapos sabi ko, oh, okay. Tapos tumayo akong ganyan. Sabi niya, oh, post, ganyan, ganyan. Oh, okay. I was like, oh. Hindi ko alam gagawin na bigla ako na nahatak ako ng di oras. Dapat tinanong mo, ililibre mo ba ako? Ililibre mo ba ako? Hindi, ano siya? Ano siya doon? Anong tawag dito? Stop siya doon ng Coke. Like, nabivideo sila. Like, VTR, I think. Yeah. Hula ko, 80% ng viewer di naniniwala din. Totoo nga, hindi nga Coke yung ginukuha ko that time. Tapos, alam mong ginawa ako? Bumalik ako ulit dun sa booth, pwede pong papalit ng drinks. Sabi ko, pwede pong papalit ng drinks, hindi pa ito yung gusto ko. Napabalik ako sa ano, sa booth. Di ba after New Year ka nagkasakit? Yeah! Oh no! After New Year ba yun? Kasi wala naman ako sakit, ito nasa Pampanga ako eh. I think pag-uwi ko galing Pampanga, ako nagkasakit. Yeah. Kasi wala akong sakit ng Pampanga days. Okay na okay ako dun. So, dito na ako nagkasakit sa bahay. I think. Hindi ko lang din alam kung ba't ako nagkasakit that time. Ano bang ginawa ko dun? Sa weather ata, lamig in, lamig ganun. Feel ko yung weather eh. Ako, napifeel ko din, isa din yung dahilan kung bakit nagkakasakit ako lagi, yung weather talaga, pabago-bago. Iinit, lalamig. Iinit, lalamig. Parang siya ang lamig. Hey! Kala mo talaga, humuhugot-hugot pa. Can I understand? Favorite kong song ko. At ano pala guys, yung nagpi-play na song right now, yung Manila playlist na sinend ko sa broadcast. Manila playlist. Random lang. Super random playlist. Long time no say. Kailan mo pa-public yan? Send 10 hearts. Ipa-public ko. 10 hearts. Hoy, nandito si Jungkook. Hindi, joke lang. Nandito si Jungkook. Boodle.
gap, di ba? Sa Itaewon class. I mean, wala naman, I think, wala naman problem yung 10 years kasi hindi naman siya sobrang tanda. I think, magkaka-problem pa ako if it's around 20 years or 15. I think 10 years is still okay pa. Wag lang minor yung ano. Wag lang minor. Like, batang-bata pa yung other na mas ano. Wow, thank you, Sai. Love you too. Namiss ko yung R mo. R? Bakit? Nawawala yung R ko? Okay lang yung 200 years old nga si Gowen. 200 years si Gowen. Para namang, totoo bang may ganun? Wala namang ganun. Paano may sasalita ang R? Rrrrla. Hindi, joke lang. Ginagawa kong L yung R. Sa Goblin, is it 500 years? Tama ba? 500? I don't know. Basta ganun. Thank you for following me, guys. Thank you. Posing ka nga po. Ayoko. Ayoko. Napanood na yung Dr. Slump? Not yet. Wala pa akong pinapanood after ko matapos yung Mouse, guys. Kasi naging busy ako nung nakaraan. Tsaka I have pasok na, guys. So, medyo limit na yung panonood ko. Kasi nung dati, kaya sobrang like nanonood ako kasi wala akong pasok nun. Diba? Pag hindi na ako masyado busy, try ko isimit. May like ka po ba Chinese? Yes, I am. 1/4. 1/4. Kasi talaga ng mga k-drama ng school. Totoo! Hay! Ayoko na nga pumasok eh. Hay! Meron maganda Tatsuki. Ang daming magandang ano, mga k-drama ngayon. Iniintay ko nga yung ano eh. Killer Shock ba yun? Yung kay Lee Dong-wook. Umabot ng 10 episodes. I-start ko na siya. Yeah, sobrang dami maganda ngayon, guys. Actually, dami na nakapila sa akin. Hay! Nakapila na sila. Maganda yung Death Game. Death Game? Wait. Alam ko ba yun? Wait, check ko. Check natin. Check natin lahat. Soin-guk? Soin-guk? Siya na naman yung girl si Park So-dong. Park So-dong. Uy, mabilis lang ah. Mabilis lang sa akin ng 8 episode, guys. Yan yung mga gusto ko. Thank you so hard, me, SNN. Parang ayaw mo na sa akin. Ang dami ko na kasi napanood ang drama ni Park So-dong. And for me, guys. Wala pa akong natripan na drama niya na ano. Like super. Nagustuhan talaga. Pero nakasama niya kasi before si Bogum. So, nagustuhan ko yun kasi si Bogum. Bias. Napaka-bias. Pero yung the rest, I don't know. Diba't dalawa phone mo? Ah, ito pang school. Tsaka hindi ko kayang walang Android, guys.
Hindi ko kaya walang Android. So, I need Android. And also, I need iOS. So, yeah. Android supremacy. Gusto ko ano eh, Samsung Flip. Flip. Uy! Android pa rin ako. I still like Samsung. Samsung pa rin talaga. Ganun. Gusto ko ano Flip eh. Flip na Samsung. Hopefully, ma-upgrade natin sa Flip. Sana kasama ko yung third gen sa Indonesia. Just kidding. I don't know. Abangan ang mga kabanata. Woo! Abangan nyo yung announcement, guys. Maganda yung Flip. Pwede sa'yo yun kasi maingat ko sa phone eh. Yeah, true. Sobrang maingat ako sa phone. May ipon ka na pang upgrade? Not yet. I don't have yet. Ako gusto ko S24. Yeah, maganda yung S24 actually. Maganda din. Pang concert talaga siya. Mahal kasi ng paggawa niya, takaw. Sira pa naman yung screen niya. Dapat maingat ka talaga sa flip phone kasi sobrang sensitive daw nun, yung screen. Eh, ako, hindi naman ako burara sa gamit. So, okay lang. Tsaka, mas convenient din siya sa akin kasi I have two phones. So, mas maliit siya. Hindi siya bulky for me. Kasi maliit siya. Huwag mo laging open flip. Wow! Grabe naman yun. So, parang sinasabi mo, huwag ko nang gamitin. iOS yun. Yung Samsung? No? Android pa rin yun. May flip phone din ako kaso Blackberry. Oh, by the way, I remember nung bata ako, may phone yung pinsan ko. Like, yung alam mo yung na-flip din, then nati-twist siya. So, pwede kang mag-picture ng patalikod, ganun. Nati-twist yung phone. Alam niyo yun? Sa Nokia ba yun? Oo, yung flip phone na nati-twist. Samsung yun. I don't know anong tatak siya kasi bata pa ako nun. I think I'm 5 years old. Tapos pinaglalaruan ko siya. Pinaglalaroan ko siya yung ano yun. Kasi ang ganda. Parang nung panahon na yun, ang ganda na nun. Kasi flip siya, tapos nati-twist yung ulo niya. Tapos pwede mag-picture. Yeah. Nagiging DJ camera. Naalala ko pa nung dati, nagpipicture kami nung pinsan ko na yun. Tapos, nasa daan kami nun, sa kalye ata yun. Basta sa daan sa labas. Then may tree. May malaking tree sa likod namin. Then, sabi sa amin ng pizza ko, picture ko kaya, picturean ko kaya, ganyan. Tapos, nung pagka-picture, guys, merong white na nakaano sa puno, guys. May puti. Oh, napunta tayo sa horror, guys. May puting nakatayo sa likod namin na nung pinicturean kami. So, I was like, what? May mumu doon. Pero hindi din kami sure kasi baka, like, may tao lang. Hoy! May tao lang! Naging horror bigla, no? Hindi, wala. Naalala ko lang siya bigla. Kasi sabi ko, oh! Ay, naalala ko may ganun palang scenario na nangyari sa akin. Dun sa phone na yun. Tsaka maganda yung ano na yun, mga games doon. Ang ganda. Oh, feel ko nga white lady. Ay, nanakot talaga. White lady lang yun. Ako lang mag-isa dito. Tigil-tigilan niyo ako. Hello, good to you. Good to me. N90 nga mismo. N90 ba yun? Nokia yun? Or Samsung? Hindi ko na sure maalala kasi.
Oh, feel, baka. Oh, Nokia. It's Nokia. Sino yun? Yeah. Basta yun. Naalala ko lang. May ganong phone yung pinsan ko dati. Tapos ngayon, nabalik-balik na naman yung flip-flip na yan. Siguro, or ilaw. Ganon. Baka may ilaw lang. Kaya ganon siya. Hindi ako sure eh. Now I know. Tapos alam ko may stick din yun eh, before. Tama ba? May stick siya? Kasi alam ko gumagamit din ng stick yung pinsan ko that time eh. May stick din siya. Yeah. Buhay pa din. Oo, matibay yung Nokia, guys. Sobrang tibay. Kasi before, alam ko, nagka-phone ako sa Nokia. 3210 ata. Or 3310. I don't know. Basta, ganun. Ganung, ano, ganung phone. Like, keypad lang siya. Kasi, mahilig ako maglaro dun ng, ano, Space Jump Impact. Space Impact? Ba't may jump? Space Impact. Iniisip ko, ba't may jump? Okay, Space Impact yata. Yun yung nilalaro ko dati. Kasi yung mommy ko, anong tawag dito? Nung bata ako, iniiyakan ko yun. Sabi ko, gusto ko maglaro ng ganun. Hindi ko rin alam kung saan galing yung jump. Parang may larong jump eh. Jumping rope. Marami kang yan, old Nokia phone collector. Wow! Really? Isa lang yung Nokia ko na nandito eh. Buhay pa siya. Tapos pinapulit ko pa siya ng pink na case. Naalala ko. Sabi ko, mommy, gusto mong color pink yung phone ko. Naalala ko nung bata ako. Tapos pinalitan ni mommy, puro pink siya. Like, lahat yung case niya. Pinalitan talaga, as in, ang cute-cute. Hindi ko alam kung nasan na yun. Alam, gusto ko ipakita sa inyo kung gano'ng cute yung color pink na Nokia. 3210? 3310? Basta yun. Fisher pang wallpaper, grabe lang. Ay, anyway, may secret code dun? Colored? Yes! Pinapalit ni mommy as in, like, color pink. Yung pink-white. Yung keypad niya color white. Tapos yung body niya is color pink na. Pastel. Pastel pink. It's so cute. Ganito yata ang pagka-pink. Yeah. Ganyan yung pagka-pink niya. Sobrang cute as in. Tuwang-tuwa ako nun. Kaso hindi din siya tumagal sa akin. I don't know why. Hindi na siya nag-open. I think yung battery yung problem eh. Hindi ko maalala. Basta hindi na siya nag-open. Then, nagsawa na din ako, actually. Sawa na din ako. I think nagka-phone na ako next eh. After 2 years ata, or 3 years. Nagkaroon ulit ako ng phone bago. Yeah, nag-Samsung na ako that time. Doon na nag-umpisa yung pagiging loyal ko sa Samsung. Hay! Hindi ko na maalala kung ilang MB. Tapos meron pa yung, alam mo yung, nakalimutan ko yung name nung game. Yung nagpapasa-pasa. Parang bato. Bato ba yun? I don't know. Ano first Samsung mo? Samsung Champ. Samsung Champ. Nag-champ na ako eh. Sungka ba yun? Samsung champ. Yep. Pangalawa ko yung Galaxy Y. Yung Young. Galaxy Young. Pangalawa kong phone yan, Y. Tapos, hindi talaga ako like nagkaroon ng interest sa iPhone talaga dati pa. Wala talaga ako interest. As in, loyal talaga ako sa Samsung. Halos lahat ng pag may bagong labas yung Samsung na ano, na ganyan, yung Galaxy. Bibili talaga.
yun talaga yung papalit ko. Dati nagano pa ako eh, Samsung Edge. Yung Edge yung side. Yeah. Kasi gustong-gusto ko talaga yun. Sabi ko, mama, gusto ko yung may Edge. Ganyan. Yung Edge, yung bagong labas. Ganyan. Loyal ako sa Oppo. Oppo. Madaling mabasag. Hindi naman. Hindi siya agad nasira sa akin. Yung Samsung Edge. Yeah. Hindi naman. Yung may lens sa likod, yung mukhang Digicam. Motorola phone, di ako sure. Tingnan ko kung may... Kasi baka bata pa ako yung Motorola phone eh. Tingnan natin. Ay, oo! Alam ko to! Sino yung may gantong phone sa amin? Yung ganto? Flip phone? Saan nga ba to? Yung ganyang phone? Saan ba to? Basta meron ako kamag-anak, ganito yung phone nila eh. Yung may antena. Ito? Grabe! Meron pa palang ganito ngayon? Ah! This one. Grabe naman yung naka-Jeje no. Jeje no damit. Panahon pa ng popo. Kaya nga, parang ang tanda na nito guys. Parang hindi ko na siya naabot. Pero alam ko may gumagamit nito dati sa pamilya ko. Kasi, kaso, nung naabutan ko na, sira na siya, hindi na siya nagagamit. Mm-mm. Parang ganun na. Pero alam ko may ganyan na gamit yung mga pamilya ko. Buti lang, hindi ko naabutan yung mga yun. Ah, talaga Casper? Hindi mo pa naabutan? Meron pa ako niyan sa ngayon, Motorola, naka-preserve sa box ko. Wow! Collector ka ng mga phones, yung mga lumang phones. Dati pag may clan ka, libre load, mag-GM ka lang. Alam nyo guys, nag-GM ako dati without knowing anong meaning ng GM. Group message pala yun. Wala akong alam dati na group message pala yun kasi bata pa ako nun eh. Naglalagay akong GM kasi ginagaya ko lang yung ate ko. Yung ate ko. Kasi yung kasambahay namin before, mahilig siya sa ganyan, like phone, gano'n. So wala akong idea, ginaya ko siya. Sabi ko, GM? Bakit lagi may GM sa dulo? Yung pala, kailangan pala, isi-send mo yun to all. Like madami. Madami kang sisendan. Eh ako, isa lang sinisendan ko. Tapos nilalagyan ko ng GM. Hindi pala. Well, may code name yun. Hindi ko maalala. Naglagay ba ako ng code name? Nakikilagay, ginagaya ko lang kasi yung ate ko dati. So wala akong idea. Ano yung akala ko ng meaning ng GM? Well, hindi ko maalala kung anong pagkakaintindi ko sa GM dati. Hindi kasi ako pala tanong eh, palagaya. Ginaya ko lang. Mahal yung load noon. Paano ba ako nagkaka-load dati? Kay mami ata. Kay mami. Nagpapasa load ako kay mami. Mami papasa load. Si mami, marami kasing load yung mami ko, like as in. Kasi marami siyang ka-text talaga dati. So, so yung mami ko yung ano ko, source of ano, load ko guys. Marami kasi siyang ka-text dati yung mami ko, like everyday talaga need niya.
ano-ano ko dati, nag-TM ako kasi mas mura sa TM. Kasi maano ko, like, as in magamit talaga ako. Magamit talaga ako sa load before. So, nag-TM ako before. Oo. Yung mami ko loyal sa Smart eh. Ako lang yung nag-iba sa amin. Emulets. Yun na lang talaga ako idea dun sa GM na yun. Ginamit-gamit ko. Tapos ayun. Pero hindi naman talaga ako pala text na tao. Oo, hindi ako pala text na tao dati. Dati ginawa ko, nag-GM ako ng papasalood. May nagpapasalood. Marami nagpapasalood sa'yo. Sansim. San, hindi ako nag-san. Yung daddy ko yung san. Diba? Kami ng pamilya ko, hindi kami nagkakasundo, guys. Ako, TM. Si daddy, san. Si mommy, smart. Oh, yun, ganun kami dati. Oo, pag-trip lang. May nagpapasalood. Wow! Tapos ayun, nauso na yung Messenger eh. Oo, dati. Sa Facebook. Hindi pala Messenger. Wala pa Messenger dati. Facebook lang. Facebook chat. Ganun. Nauso dati yun. So, hindi na namin nagagamit yung phone. Like, pan-text, ganun. Hindi na kami nag-load. Internet na agad. Facebook message pa lang. Yahoo Mail, hindi kami din nag-Yahoo Mail. Pero may Yahoo Mail ako dati. Pero hindi ko siya ginamit para pang email. Ginamit ko siya pang gawa ng Facebook. Kasi di ba sabi ka naman ng Yahoo Mail bago ka makagawa ng Facebook? Yup, Friendster. Nag-alaga lang ako ng pet sa Friendster eh. Hindi naman talaga totally like nagdi-design ako. Design ko lang sa Friendster, Hello Kitty. Di ba dati dapat pagandahan ng design, ganyan, mga pictures. Di ba? Lalala ko, mahilig ako sa Hello Kitty dati. Meron, may background music yun. Kasi hindi ko na maalala nung background music ko. Basta, yung design ko, Hello Kitty. Yun yung naalala ko. Retrika? Nag-retrika ako pero hindi ko like totally ginamit. For fun lang. Usually nagre-retrika ano, yung mga kaklase ko dati. Tapos pinipicturean nila ako. May nagpipicture kasi sa akin, tapos gamit nila yung retrika na photo. Ah, ganun. Ganun yung... Ala, gusto ko ipakita sa inyo yun. Nasa Jollibee ako dati. Hi! Student ako nun. Tapos, pinicture nila ako. Tapos sabi nila, CJ picture. Tapos, ako naman ganun-ganun ako. Ganyan-ganyan. Post-post. Pixart. Uso yung Pixart dati. Grabe no, nagsisibaligan tayo sa mga apps dati, mga ginagamit natin. Grabe, tatandaan nyo na guys. Alam nyo yan. Alam nyo lahat yan. Kaya kayo mukha tayo matatanda guys. Ba't nyo alam yun? Ako rin di ako makarelate eh. Naririnig ko lang yan. Naririnig. TikTok no. Grabe, mapagpanggap. TikTok ang naabutan. Totoo. Masaya yung kabataan ko. Hoy! Meron pa ako na ano eh, na gustong... Mahilig ako maglaro ng games dati eh. Yung mga ano, mga games. Anong app yung Friendster? Ha? Huh? Anong app yung Friendster? Dubmash! Actually, yung Dubmash, hindi ako nag-jump into it. Dati. Yung Dubmash.
Pero meron ako isang entry sa Dumbash. Oh my gosh. Ginawa ko lang yun kasi yung friend ko nag-insist na gawin namin yun. So, wala. Sinunod ko lang siya. So, nag-Dumbash kami. Ama ko na si J. Frib na naabutan. Hindi, Y8. mini clip? Uy! Yung mga laro dati, no? Sino ginaya niyan? Nakalimutan ko na yung ginawa namin dati. Nakalimutan ko na eh. Pero gumawa kami. Burger machine. Hindi mo, yung favorite ko laro sa Y8, yung penguin eh. Tsaka yung sumo. Yeah, tas yung bomb. Yeah, yung bomb. Giyumi. Oo nga, Giyumi. Sumikat yung Giyumi. Giyumi. Oh my gosh. Woman. Oh, maganda din yung box head. Oh, yan ba yung zombie crown? Yung gagawa ka ng base mo, then babarilin mo yung mga zombie na gawa ko ganun. Yung ba yun? Yung box head? Oh, box head nga pala yung pangalan nun. Yeah! Nilalaro ko din yan, kaso matatakotin ako eh. So, gumagawa, ano, yung technique ko pa dun, kasi di ba may walls? Ikukulong ko yung sarili ko sa walls, then isa lang yung way ng babarilan ko. Pupupupupupupup. Sa isang way lang, ganyan. Tapos yung mga zombie mag-iipon-ipon sila. Bigla ko naalala yung ano. So, yeah, Bomberman. Bomberman. Tank City. Kailangan makakombo ka ng mataas para gumanda weapon mo. Totoo. Gusto ko yung mabilis bumaril dun eh. Kaso kabado. Uy, 11-11 guys. Left 4 Dead and Counter-Strike. Counter-Strike favorite ko. Yung Left 4 Dead, matatakotin kasi ako. So, hindi ko siya malaro. Nanonood lang ako. Pero Counter-Strike, yes. I always watch Counter-Strike. Watch? Play! Bakit watch? Thank you, Natsu, sa festive potato! Oo, nakakagulat yung Left 4 Dead. Sobrang nakakagulat. Oh, wait lang, guys. Kuha lang ako ng tubig ko. Gusto kong mag-water. Wait lang.
Ano yun? Ano yun? Hello? 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 Call of Duty. Maganda din yun, Call of Duty. Nanonood ako nun eh. Tapos GTA. Nakikinood lang ako. Tapos yung GTA, nag-ano lang ako din eh. Nagda-drive-drive lang ako. Chill lang. Chill driving. Huy! Hesoyam. Yeah, alam ko yung mga cheat sa GTA, guys. Hesoyam. Ikaw, bida. Chill lang ako nagda-drive sa ano. Expressway. Woo! How's the memeing this early morning, CJ? Ayun! Ayoko na. Ay! Ayoko na mag-swimming. Hindi, na-injure ako. Injure. Dinner dash? Sumusuko ako sa dinner dash eh. Farmville. Saglit lang ako nag-Farmville. Restaurant City kasi yung favorite ko. Mahilig ako sa Restaurant City dati. Yun talaga yung kinaidikan ko. Tsaka Pet Society. No, Defense of the Asian Noir. Pet Society. Restaurant City. Ano ba ba? Cafe Land ba? Tama ba? Kasi, di ba before mag-clap, ano, Cafe Land, tawag niyan Restaurant City. Parang nag-rename sila, I think. Ata. Yeah, nag-Dota din ako before. Nag-Dota din ako before, guys. Dahil sa kuya ko. Siya yung dahilan bakit ako nag-Dota dati. Actually, lahat naman eh. Na-influence talaga ako ng kuya ko. All in all. Sa Counter-Strike. Kasi gusto niya ng kalaban. Tapos yung Dota. Viper user. Oh! Favorite ko si Viper! Ala! Bigla ko naalala yung character. Si Viper, favorite ko yan! Lagi ko din ginagamit si Viper. Sabihin ko pa kay kuya, kuya gusto ko si Viper. Tapos tinuruan din ako mag-cheat ng kuya ko. Ay! Nag-cheat pa! Tinuruan niya rin ako mag-cheat pag ako lang mag-isa naglalaro. Kapag computer lang kalaban ko, ganun. Uy, minsan kampi naman kami ni kuya. Kailangan niya ng kakampi, ganyan. Tapos tinuturuan niya ako. I woke her at clean. Oh! I work for your poker. Naka-gold 999. Hindi! Ay, oo! Naka-gold 999. Oo, yun yung cheat dati. Tapos, bili na ako nun agad. Upgrade, divine! Hoy! Naka-divine na ako kaagad-agad nun. Upgrade na! Bilis na! Patay! Upgrade! One Piece versus Bleach, nalaro ko yun minsan. Yung One Piece versus Bleach. Nalaro ko siya minsan. Pero mas nag-addict ako sa run eh, dati. Nag-run ako dati. Yun talaga yung maganda. Tapos magre-reset PC mo. Kasi pinilan kami ni Daddy ng PC before, that's why kami ni Kuya talagang malaro kami sa computer. Maano talaga kami. Mahilig kami wheeler. Kaso yung kuya ko, sinira niya yung computer namin. Naglo-load ka sa run? Naglo-load? Load? What do you mean load? Yeah, kasi before, nakikita kasi ni Daddy, lagi kami nasa bahay ng family friend namin. Kasi yung family friend namin, meron silang, like, PC, then computer shop, yung family friend namin. Tapos yung daddy ko,
kung pare niya yung may-ari nun, then, tapos sabi niya, lagi nandito yung mga anak mo, ganyan-ganyan. Tapos ayun, binilhan kami ni Daddy para dito na lang kami sa bahay, hindi na kami pumupunta dun sa kaibigan ko. Kasi every time na walang tao sa computer shop nila, hindi siya piso net. It's like computer shop talaga siya. Every time na walang tao dun, ipapasara talaga ng papa niya. Then maglalaro kami for free. So nandun lang kami, nagsisigaw, naglalaro kami ng mga friends ko sa bahay nila. Kaya ayun, yun yung negosyo nila before, yung kaibigan ko. Childhood friend ko siya. Tapos yung daddy ko, lagi din siya nandun sa bahay ng tito ko. Ay, bahay ng tito ko. Bahay ng sa friend ko. Actually, unang mag-friend is yung daddy namin. Tapos, pinagkilala lang kami nung bata kami. I think 6 years old pa lang ako nun. Oo. Bata pa ako nun. Tapos sabi niya, oh, laro kayong dalawa, ganyan. Kasi sila nagkakwentuhan, ganyan. Lagi sila nagbabanding, magkumpare, ganyan. Tapos sabi niya, oh, mag-ano kayo, oh, magkwentuhan kayo, ganyan. Maglaro kayong dalawa. Tapos ayun. Tapos ayun, nag-ano kami, anong tawag dito? Nagkakilala kami dalawa, naging close kami, naging mag-bestie kami, dalawa. Mag-bestie yung father namin, mag-bestie din kami dalawa. Kung nagana pa yung PC na yun, pwede mo benta kay Boss Toy. Oo, actually, ang tanda na nun. Kaso sinira ng kuya ko eh. So, yung daddy ko nainis kasi ayaw kasi ni kuyang paayos. Yung parang sabihin kay daddy na may ganto, may sira, ganyan. Ayaw niya. Gusto ni kuya. Siya yung gagawa. So, ayun. Alam niyo nangyari, nasira. Tapos nainis yung daddy ko. Hindi niya pinagawa. Hindi niya pinagawa yung PC. That's why, ayun, na-change yung ano ko na laptop na lang. Laptop, then phone. Ganun. Pokemon games sa Game Boy. Yung naghahanap ko sa grass. Yung maghahanap ko sa grass ng Pokemon. Ganun din ako sa'yo kayo mag-DIY. Naku, nagalit yung daddy ko. Ano-ano mga kinakalikot mo? Yeah, Game Boy. Nag-Game Boy ako before. Yung may ilaw pa. Luma na yun yung pinakalumang Game Boy. Yung ilaw siya, yung pampaliwanag. Kasi diba, ang dilim nun. So, para lumiwanag, may ilaw siyang paganun. Lights. Mahirap na ma-revive yan. Matagal na kasi yun. Mahirap na mahanap ng mga piyasa. Totoo. Bili ka na lang ng bago. Pokemon Crystal pa nalaro mo. Yun, hindi ko na din maalala. Basta Pokemon yun. Game Boy. Hindi ko alam kung Crystal or Pearl siya. Hindi siya di-flip, guys. Yung may ilaw pa siya. Wait, pakita ko sa inyo yung picture. Game Boy. With light. Attachment. Ito, ganito. Ayan. Ayan, ganyan. Ayan yung ilaw niya, oh. Nakaganyan pa siya. Yung may ilaw. Ayan, ganyan siya. Ganyan siya. Wait. Hanap ako ng eksakto. Pero ganun siya, may ilaw. Ito. Ayan, ganyan. Ayan. Ah, Game Boy Advance na to. So, medyo ano na ako, advanced na, no? Tapos, after ko mag-Game Boy na ganito, nag-PSP na ako. PSP what? Wait. I forgot na eh. PSP. Ay, hindi. PSP 4. PSP 2. Yeah, nag-PSP 2 na ako before. Tama. Yeah, PSP 2. Naka-PSP 2 ako.
yun, nagpalit ako ng PSP2. Then, after nun, pa-evolve ako eh, no? Hindi na ako nagtuloy-tuloy ng PSP dati. Lumipat ako ng DS. Nag-DS ako. Yeah. Color pink pa yung DS ko. Ito. Yan. Color pink na DS. Kasi na-amaze ako. Na-amaze ako sa DS. Dalawa yung screen niya. Yan. Alam, hili ko pala sa pink dati nung bata ako, no? Kasi gusto ko talaga pink. Sabi ko, mami, gusto ko pink. Tapos yun, lagi niyang pinapapalit. It's either papapalit niya or bibili talaga siya ng pink na color. Minsan kasi walang pink na color. Ganun. So, gagawin ni mami, papapalit niya yung kulay. Meron na ako niya, CJ, kasi CR na yung screen. Sira na yung screen. Ako hindi ko na alam kung nasan na eh. No, wala na. Kasi naglinis kami ng bahay. Wala na, hindi ko na siya mahanap. Even mismong ano. Kaya nalungkot yung kapatid ko kasi gusto niya matry. Kasi iniingit namin ni kuya. Sabi namin, alam mo ba dati may ganyan kami, PSP pa, PSP2, ganyan-ganyan. Tapos may computer kami, ganyan. Kasi si Jobin, wala na siya naabutan. Phone na agad siya, laptop, ganyan. Yun na yung mga naabutan niya. Pero yung mga game console, wala. Wala siya naabutan. Kasi hindi na kami masyado mumibili ni kuya. Kasi kami ni kuya talaga, mahilig kami. Nagtatandem kami dalawa ni kuya. Pinagtutulungan namin, nabilhan kami ng ganito, ganyan. Kaya binibilhan kami. Eh ngayon, wala nang katandem si Jobin. Ang layo kasi ng gap namin. Parang iba na kasi yung hilig ko. Iba na yung hilig ni, si kuya kasi na-influensyahan niya pa ako dati. Sabi niya, CJ, ganito yung bilhin natin, ganyan-ganyan. Oh. E di, namin. Pag pareho namin gusto, bibilhan talaga kami. Eh ngayon kasi si Jobin lang. Meron ba sa Amazon? I don't know. Parang hindi na mahilig si Jobin sa ganun eh. Kasi may laptop na siya. So, sa laptop na siya nakafocus ngayon eh. Hatahin mo nang si Jobin. Actually, sa P-pop siya nahatak, guys. Sa P-pop nahatak yung kapatid ko, guys. Hindi sa K-pop. Gusto niya P-pop. Fan na fan siya ng SB19, guys. 18 yung kapatid ko. Surprise! Surprise! 18 ang kapatid ko. Natatawa pa ako kasi anong tawag dito? Kasi pumunta siya ng P-pop con. Tapos excited siya! Excited siya mapanood ng SB19, hindi ako. Hindi akong ate niya. Wala siyang paki sa akin. Sabi pa ng kaibigan ko, kasi yung kasama niya, yung kakaibigan ko. So, nung kami daw, si Jobin, ganyan lang. Nanonood lang siya. Oh, si ate. Ganun-ganun. Pero nung SB19 daw yung lumabas, aba daw, sigaw daw ng sigaw ang kapatid ko. Oh my gosh, tawa-tawa ako sa kanila. Ano kinakwento nila sa akin? Oh, napaka-supportive sa ibang grupo, guys. Hindi sa akin. Ibang grupo yung sinusupport niya. Grabe. Grabe na talaga. Hindi, joke na. Niloko-loko ko nga yung kapatid ko din eh. Wala. Oo, hindi ako. Kaya pala gusto niya sumama, hindi dahil sa akin, guys. Hindi dahil sa akin. Dahil sa SB19. Kahit ikaw, what? Enhypen at Baby Monster na ngayon idol nila. Enhypen at Baby Monster. Oh, by the way guys, ang ganda ng song ng Baby Monster, Stuck in the Middle. Patugtugin natin, kasi maganda. Nilagay ko siya sa playlist ko, yung K-Moon's playlist. Kinabit ko siya. Para lang malaman nyo, nag-a-update ako ng song.
jowe mo. Araw-araw naman kita nakikita ba? Ewan ko ba? Ganyan nga sila. Sabi na nakikita naman kita sa bahay. Ganyan, yun yung lagi yung sinasabi sa akin ng kapatid ko. Ganda? Yeah. Paglabas niya sa korte ko na nakikita niya pa, excite pa ba siya? Totoo. Hi, MNL Forte. Ito, ang dami ko naman, Daniel. Ang napakadami ko naman. Bakit naging MNL 48 lang ako? Iniiyakan ng kapatid ko yan na babae, baby monster at enhypen sa livestream nila. Talaga ba? Ako, baby monster, medyo lang. Medyo fun lang ako. Maganda yung nilabas sila ngayon, nag-ballad sila. Gusto ko nag-ballad sila. First time yan ah, YG. Si YG naglabas ng ballad, mainstream. Dapat pala noong nakita namin si Joey, sabi namin yung relation na hanggang siya. Actually, iba yung kame-oshi niya, Draghi. Alam ko sinabi ko na dito yung kame-oshi niya eh. Yeah, si Coco. Si Ate Coco. Yun talaga yung ano niya. Sa Ronnie's group, dalawa sila. Actually, tatlo eh. Tatlo sila. Yung Pinoy. Kahit ako dati ko rin. Diba? Halos naman eh. Nadadaan. Like, magiging kami Oshie talaga si Ate Colleen. She's pretty and talented, guys. Of course. Kapatid na kapiligan namin PC Nerisha. I think tatanggapin niya ni Joven. Pero lagi din kasi nakikita ni Joven sa Rachel eh. Kapag pupunta dito sa bahay. Tapos gulat na gulat sila Rachel nung first time na na-meet yung kapatid ko. Sabi nila, Sisi, kamukhang kamukha mo. Parang naging lalaki ka lang. Parang naging lalaki ka lang. Oh, talaga, Casper? Wala, dalawa po yun si Duncan Elise. Hindi, may isa pa. Ano siya? Filipino-Korean, ata? Or mali ako ng pagkakaalala. Sige, okay na yun. Hindi ko na din maalala. Nag-iba na pananaw ko sa buhay si Charm the Bias ko. Hindi din ako nakita naman yung reaction namin. Kami din, nung nakita namin, ganun yung reaction namin. Wait lang. I'm so confused right now. Nasaan na tayo sa kwentuhan? Naguguluhan na ako. Naguguluhan na ako sa kwentuhan natin. Hindi ko na maalala. Anong meron? Ah, hindi siya pasok! Ah, okay! Hanggang top 8 lang! Nung nakita namin si Joven, same kami reaction kila Rachel. Oh! Okay, okay. Paano niyo naman nasabing kamukha ko yung kapatid ko? Eh, nakamas yung kapatid ko, diba? Yun yung pa nga nakikita whole face niya eh. Pero yeah, yung initial reaction talaga laging ganyan. Alam nyo guys, ako hindi ko nakikita sarili ko sa kapatid ko, dati. Wala naman kasi nagsasabi sa pamilya ko na magkamukha kami. Siguro. Legit guys, wala nagsasabi sa pamilya ko na magkamukha kami ni Jogan. I swear. Kaya nagtaka ako nung nami-meet siya ng mga ibang tao. Tapos ako yung ano, magkamukha daw kami.
아닌가요? 넌 진심인가요? 바하여 나는 sabihin sa'yo. Siguro, ayaw nila sabihin sa'kin. Alam ko yung feeling na yun kasi madami nila sabi sa'yo na magkabuha kami ng bunso, kapatid. Oo. Kala ko talaga ampun na ako eh. Kasi dati, alam nyo guys, ina-assure talaga ako ng pamilya ko na ampun ako. Ako lang. Ina-assure nila lahat. Siguro kaya nila ako ina-assure kasi gusto nila yung reaction ko lagi. Mabilis kasi ako maano eh. Like, mainis na pag ganun. Tapos may iyak na ako ganun. Iyakin kasi ako eh. Kaya ganun siguro. Nagugustuhan nila ako asa rin. Dahil dun. Ah, ganun talaga pag middle child. Sutain ng kalabaw. Pinulot daw ako sa tayo ng kalabaw. Tapos sabi ko talaga ba, alam mo, naniwala ako, umiyak talaga ako nun. Akala ko talaga, pinulot nila lang ako doon. Sabi ko, ha, talaga ba, mami, bakit ka mukha kaya kita? Hindi kaya. Tapos, ayun, inaano na nila ako. Sinasabi na nila yung difference sa akin, ganyan. Ako naman naniniwala ako. Umiiyak-iyak pa ako. Nagaganan ako. Ang sakit na nang iyak ko, ayaw pa nila ako tigilan. Mas mahal pa daw ng bunso kaysa panganay ko. Pinagtutulungan nila ako dati. Alien! Grabe naman yung alien. Thank you, Sir Rose! Diba? Ewan ko ba sa pamilya ko? Totoo, gagatungan talaga nila. As in. May pasok ka ba bukas? No, I have... Ay, meron, pero online lang naman. So, okay lang. Hindi naman ako kailangan magbiyahe bukas. Oh, live si Giselle? Nag-live si Ningning kanina eh. Updated. Ayoko nga, live siya! Anong meron? Bakit nag-live sila ngayon? Kanina si Ningning, tapos si Giselle. Sana yung si Karina next, o kaya si Winter. Hoy! Yeah, kanina. Actually, nanonood ako dun kanina bago ako mag-live dito. Online ka bukas? Paano makakamusta? Nag-aaral ako, that's okay. Nag-aaral ako. College student. Kaso wala akong intindi, totoo. Natutuwa lang ako sa pinapakita niya mga beanie. Kasi gusto ko talaga yung mga ganun. Ang cute ng mga beanie niya na suot. So cute. Lalo na yung may bunny. Yung red. So pretty. Anong cars mo? Business. Business student. Manifesting. Hi, James. Hi, AL. Live ni Rose ni naantay ko. Parang malabo yan. Parang malabong Blackpink magla-live. Ay, alam niyo guys, meron akong prof na Twice and New Jeans fan boy. Oh my gosh. Nagulat ako, bigla siyang like TT, tapos biglang super shy sa harap namin.
Tapos sabi ko, oh, favorite ko na to. Favorite ko ng prof to. Pero wala pang 10 minutes. Tapos na, actually, nasa school ako na nag-live yung New Jeans. Parang nag-live si Jenny last month. Talaga ba? Hindi ko maalala. Sorry, hindi ko maalala nag-live si Jenny last month. May bayad ba kapag nanood ng live ng New Jeans? No, wala. Pero may bayad din mag-comment. Di ka makaka-comment, chokotaw. Hanggang heart-heart ka lang kapag hindi ka na, ano, naka-subscribe. Ako agricultural. Ooh! Paaral ng mechanic? Agriculture? Muntik na ako kumuha ng course na yan. Yung agriculture. Daisuke. Sino bias niya? I don't know. Hindi na namin tinanong sino bias niya. Nakakaya naman sabihin ko, no? Bigla ako mag-iingay. Sir, sino bias mo? Bigla ako magaganon, no? Sir, sino bias mo? Sabi ko pa rin sino naman nila comment ko. Ayun nga eh, no? Yun lang yung mahirap kapag ano. For sure, madaming nakasubscribe dun. Oo naman, nakaka-comment ka dun, Draggy. Weavers yun eh. Ganun din ako sa ibang ano. Kapag Weavers, free lang naman yun. Yung may bayad lang dun, membership eh. And may mga perks kami dun. Yun lang naman yung may mga bayad dun. Kaso, yung New Jeans kasi, gumawa siya ng sarili nilang app, which is called Toning. And kailangan mo mag-subscribe para pwede mo silang, pwede ka mag-reply sa chats nila. Tapos pwede ka mag-comment sa live nila. Ganun. So, thank you sa hug, Daisuke! Layuan niya si Minji. Oh, talaga din yun? Ako bias mo? Nakakapangduda. Oo, malabo talaga manotice ka sa Weavers kasi millions yung mga nanonood doon, usually. Kaya puro kalat lang naman yung mga nandun. Hindi naman nila mababasa yun. Depende na lang kung may babasa silang something. Mahuli nila, ganun. Kasi, alam ko minsan sa mga ganyang live, if may request silang song, ang daming Filipino na nanonotice, ha? Mga Filipino songs. Kamukha ni Han? Sa TikTok? Oo, parang marami atang binan eh. Kasi diba, ang daming like haters. Alam ko, may issue about it eh. Parang, ang daming nagsasubscribe, then ano-ano yung mga sinasabi. Magkano bayad? I think every month it's around 400. Kasi all the members na eh. 400 or 600 approximately. I don't know. Diba? Inaaway nila si Minji. Diba? Kawawa talaga. Kaya kailangan gumawa na ng action yung Adore. Ayun, ginawa naman nila ng action. Yeah, mahal dun kasi kapag nag-subscribe ka for all, hindi siya like isang member lang. Hindi siya katulad ng LYSN na mamimili ka lang ng member kung sinong gusto mong makachat. Hoy, makachat! Mabasa yung bubble, ganun. Awayin niya na kahit sino, wag lang si ML. Uy, talaga lang. May pa strong pa yan, no? Strong. Diba, di ka nagpo-post ng TikTok mo? I'm about to post kanina kasi hindi ako nakapag, ano, na-late kasi ako. Balam niyo, guys, bala ko mag-TikTok kanina sa school, pero... Oh,
Nalate ako, hindi kinaya. 119 member on the team. Wow, thank you, Daiksuke. Welcome sa aking live. Next Monday na lang. Next Monday na lang. Huwag na kasi magpalit. Hindi ko naman sinasadya malate that time. Hindi ko naman hawak yung oras. Hindi ako. Dami mo palang member, yeah. Hindi naman lahat yan active eh. Active ba lahat yan? Parang hindi naman. Oh, grabe yung sakit talaga. Alam mo yung dito lang yung untog, pero yung sakit niya hanggang dito na. Guys, feel ko na siya dito. Ang sakit. Pa-member pa rin, level 1 na. Wow! Hopefully, maging level 3 na yan or more. Cute mo. Thank you! Active yan, 10 accounts. 10 accounts? Ang sipag mo naman, Chrome. Shoutout sa'yo, Shane? I don't know. Paano babasahin yung name mo? May... kabadyan pahiran mo. Ayun nga eh. Lalagyan ko nga siya ng ano eh. Cooling effect para hindi ano. Bago pa lang nakita. Welcome sa aking live, Daisuke. Hopefully makita pa kita sa next live ko. Ay, nagbabay na si Jesus sa akin. Taray ni Choco Pau. Kinala ka, Choco Pau? Hopefully sa event. Sa personal siguro. Mamimit ba kita sa events? Abangan! Abangan! Pink ka ba? Bakit? Sana kilala mo pa kami, CJ. Kilala ko kayo! Oo nga noon, tagal ko na kayo hindi nakikita, guys. I'm crying. Naiyak na ako, tinanginwa ko. Taga ko na iyo, hindi nakikita. Naiyak na ako. Sino pinaka-close mo sa MNL? Of course, third gen. Kasi sino yung ka-generation ko, of course. Kasi lagi sila yung kasama ko eh. That's why. Close kami. April 23 pala, anniv ko sa moon. 23? Before my birthday? Sa third gen si, no? Lagi ko kasama sa third gen si Rachel, si Charm, si Kat, si Claril, si Rhea, Rihanna. Madami pa. Sila usually mga nakakasama ko. Ayaw mo kasi magpakita sa akin. Paano kita makikita? Lahating ko na. Basta third gen, guys. Close ko yun. For sure. Hala, April 22. No! Hindi po April 22 birthday ko, guys. Fake news. Yung birthday ko is tug 24. Hindi siya ano 22. Oh,
Hindi kita pinapansin, Genesis. Nakakalungkot naman. Baka Feb 14. Hoy! May date ba na Feb 14? Just kidding. Anong araw yun, yung Feb 14? Calendar. Ah, Wednesday! Buti naman walang pasok. Kasi ayoko lumabas that time. Ayoko lumabas. Gusto ko na sa ano lang ako. Nandito lang ako sa bahay, ganyan, kumakain. Walang Feb 14, pinilito na ng 29. Ayaw nga pala, Ash Wednesday. Wala akong choice, no? Lalabas talaga ako. Ash Wednesday nga pala tong 14. Bigla ko naalala. Buti pinaalala mo. Lalabas kami nila mami niyan that time. For sure. Mag-Ash Wednesday kami. Buti Wednesday, hindi Friday. Di ba Friday the 13th yung malas, hindi 14? April 8 na lang, para 4-8. Bakit nagdedesisyon kayo guys ng date? Gabi ako magsisimba. Pero usually ganun kami nagsisimba nila mami. Kasi sila mami busy ng umaga. So, usually talaga yung simba namin is 3 PM onwards. Depende kung anong time kami available that time. Basta 3 PM onwards yung pagsimba namin. Wow! Parang naranasan na ni Casper. 6 PM sa amin. 6 PM? Oo. Bilang dumaan na lang ang hell. Sige, okay na yan, Casper. Uy, may Korean dito. Hi, Korean! Hi, Korean! Kunwari, naiintindihan ko yung sinasabi niya. Hello! Oh, may Japanese din dito. Hi, Japanese! Kunwari, naiintindihan ko yung mga bagay-bagay dito. Kunwari, naiintindihan ko kayo. Tama! 14! Oo, pwede ako mag-live nun. Uy! Oo nga, no? Happy Valentine sa inyo. Kaya na lang ulit yung Valentine's date ko. Chinese! Oh, hello, Chinese! Kunwari, naiintindihan ko. Ano yun? Ano sasabihin mo? Sabihin nyo na. Huwag na kayo magpaalam sa akin. Sabihin nyo na. Mga ano, gabi? Gabi lang talaga ako nag-live. Siguro 9? Ganun. Grabe, no? Sigat na talaga ako. International na talaga yung mga nakakakilala sa akin. I love you. Love you too! You're so pretty! You too! Yun! Ano yun? Ano sasabihin mo? Sabihin mo na. Hi, Kyle! Ah, not me. Don't say that. Cute mo naman. Ito naman. Hi! Baka mag-black sa Feb. Hindi, ready na ako. Naka-red na ako para sa Feb 14. Hi! Ano ba gusto nyo gawin sa Feb 14, guys? Ano bang ginawa ko dati nung Feb 14? Ano ginawa ko dati?
magluto ka naman. Ayaw nga, no. Ipagluto ko kayo. Ganyan. Dinner date. Pero ako lang kumakain. Ganun. Dinner date, tas ako lang kakain. Tama, magluto ako nun sa 14. Hopefully, free yung condo that time. Sa condo ako magluto. Kausapin ko yung ano, may-ari ng condo. Nag-post ka nga. Ang bilis ko kausap. Nag-post nga siya. Ayaw mo dyan. No, hindi pwede dito kasi crowded sa labas, guys. Gusto nyo makakita ng dumadaan sa live. Kasi guys, hindi nyo mapipigilan dadaan yung daddy ko, dadaan mommy ko, dadaan yung kapatid ko. Ayoko. Guguluhin lang nila ako. Gusto ko ako lang mag-isa. Hay! Anong gagawa kong kitchen dito sa room ko? Tanong ko lang po, bakit sa Japan po yung babae ang nire-rail ng chocolate sa lalaki pero sa Pinas iba? Hindi ko din alam eh. Dapat nga i-normalize na nila pati babae nagbibigay ng chocolate sa guys. Even flowers. Gusto ko i-normalize yun. Diba? Right guys? Right? Sana hindi siya ano? Siya ka... Diba? Hello? Bye, classmate! Kasi may araw sa Japan na lalaki naman na nagbibigay. Oo, may araw nga. Yung parang... Uso yun sa Japan eh, no? Yung parang love... Kaya parang pwedeng pumunta... Kung gusto mong, kunwari, meron kang jowa, ganyan. Mas maganda mamasyal kayo sa Japan. parang normal siya dun. Huwag ka pupunta ng single sa Japan. Huwag ka pupunta ng single. Parang kawawa kapag pumunta ka sa Japan ng single eh, no? Lalaki bibigyan. Grabe ka naman. Joke lang. Okay lang naman pumunta ng single sa Japan, guys. Punta na kayo. Hoy! Punta na kayo sa Japan, guys. Hindi ko kayo pinipigilan. Go! Go! Feb 14 yung sa babae, March 14 yung sa lalaki. O, diba? Meron talagang date for that. Dito kasi sa Philippines, wala. Feb 14 lang talaga yung araw ng puso dito. So, and usually, nagbibigay ng flowers is the guy and chocolates. Ewan ko, ganun talaga dito sa Pilipinas, guys. Normal na talaga siya. Pero, I go for give and take sana. Like, kung magbibigay yung guy, sana magbibigay din yung girl, ganun. Yeah. For me, yun yung mas okay. Give and take. Diba? Agree. Dito sa Pilipinas, Feb 14 sa mga may jowa, November 1 and 2 sa single. November 1 and 2! Kung ano kaya sana natanggap ng pare, wala ka. Totoo. Totoo yun. Kung ano yung natanggap, hindi naman like papunta yan. Siguro kung ano yung bukal sa puso nila, parehong ibigay. Diba? I think, ma-appreciate naman nila yun. Kasi, kung ano man yung ibigay nyo sa isa't isa, okay lang yun. Wala namang like, hindi naman tayo abot sa point na, kailangan angatan mo yung isang isa. Parang nag-rival naman kayo nun. Nag-away pa kayo. Ano yun? Ba't mo ako tinatawad? For me, as a single person na mahilig sa Christmas. Uy, hindi.
the way, gusto ko mag-ask sa inyo, ano yung favorite holiday nyo? Pinaka-favorite holidays nyo? Holiday? Meron kayong favorite holiday? Christmas? B-day mo? Ha? Holiday yung b-day ko? Favorite holiday ko, April 24. Ah, dapat pala, walang pasok sa April 24. Tama. Walang papasok, guys. Dapat kayong lahat mag-leave kayo sa work ng April 24. Manunood lang kayo ng live ko. Tama. Labor Day. Walang pasok. Oo, oh, walang pasok bukas. Walang papasok bukas. Labor Day. Ako, kung papipiliin ako, gusto ko ano. Hindi ako ano sa Christmas eh. New Year, hindi din eh. Napaisip tuloy ako, anong holiday yung... Pero seryosong sagot, Valentine's talaga. Wow, talaga ba? Hindi ako na-excite sa Valentine's eh. Hindi na-excite sa Valentine's. May flower po, malapit na. Wow! Lahat ng holiday kasi walang pasok. Tama! Pero mukhang holiday na na-enjoy ko talaga. Sinana Santa. Oo nga, no? Parang yun nga. Kasi, alam mo, wala, at least, talagang ano siya, quality time. Kasi sobrang haba eh. Pamilya mo lang kasama mo sa bahay, bawal kayo umalis. Naalala ko na naman yung Semana Santa na yan eh. Diyan ako nakagat ng pusa eh. Ang pangit ng bakasyon ko ng Semana Santa, guys. Alam mo yung bawal lang ako kumain ng ano-ano. Nako. Kinagat pa ako ng pusa na hindi inaasahan. Totoo. Tapos family, ano talaga siya? Family time. Quality time. Family time? Quality time. Basta may double pay. True. Hindi pa ako nag-work eh. Hindi ko pa naranasan yung double pay na yan. Siguro pag-graduate? Puro movie palabas niya. Hindi kami masyado nanonood ng ano eh. Alam mo ginagawa namin ng pamilya ko? Nag-food trip kami. Tapos... Ayun. Kwentuhan. Tapos... Food trip ulit, kain. Puro kain ginagawa namin. Nag-work ka na, oh. Anong work ko? Wala akong work? May work ba ako? Ah, nagla-live. Work pala tong live ko? Akala ko nag-enjoy lang ako eh. By the way, buti hindi nagsugat yung kaway mo. Ako natang, hala, buti okay ka na, Draggy. Okay ka na? Oh, work from home. Oh, diba? Work from home. Work pala tong live ko. Hindi naman siya nasugat kasi hindi naman siya patusok, guys. Alam mo yung... May picture ba ako? Wala talaga. Wala akong picture. Basta, bakal siya, guys. Ah, magsisend ako later ng picture. Kung saan tumama yung kamay ko. Ang sakit talaga, as in, pagkatayo ko. Naiyak ako eh. Paano yung iyak? Sawakan ba ng pool? No, yung barrier ng pool mismo, bakal. Kasi medyo nakadikit siya. Dikit siya. So, naabot ng kamay ko. Kasi mahaba yung kamay ko eh. So, naabot. Na hindi ko inaasahan.
Sobrang sakit. Tapos yung nagtanggal ng tahit na turuan lang kasi bago pa lang. Ang saya. Oh my gosh! Nakakaba yan. Yung ganyan. Na ano. Tinan nyo guys, nangihina. Pag twist lang dito, hindi kaya ng kamay ko. Sakit. Nakakaba yan, Draghi. Oh, pinag-practisan. Alam nyo guys, may kwento ako. Kasi yung tito ko is nursing. Nursing graduate siya, nurse na siya ngayon. And dati, nung student pa siya, may pinag-practisan siya before. Alam mo anong ginawa? Ano yung pinractisan niya? Alam niyo yung tubo na pinapasok sa bibig? Ay, sa bibig, sa ilong? Ilong ata, or bibig? Ilong. Tapos, yung mga hindi nakakakain, alam niyo yun, yung hindi sila makakain, kaya kailangan sila pasukan ng tubo somewhere dito, sa bibig or sa nose. Tapos, dediretso siya hanggang dito sa... Oo, basta hindi ko alam tawag eh. In-explain lang sa akin ng tito ko. Papasok siya dito sa lungs ata? Tama. Basta dito sa intestine ata? Para makakain sila. Alam mo, parang may tutusukin dapat silang particular. Kaso na mali siya ng tusok, yung tito ko. Alam mo anong nangyari? Oo, sa bituka. Alam niyo anong nangyari? Umano siya. Sumuka siya ng dugo. Tapos, yung doktor nandun sa gilid. Hindi lungs. Pag bituka. Sabi ko lungs, hangin yun ha. Sa bituka yun. Tapos, anong tawag dito? Pagkapasok, biglang umarebo yung doktor. Nagulat siya. Sorry, ganun. Sabi niya, normal lang po talaga na ganyan. Sinabi niya normal yun, pero hindi normal yun kasi may natusok siya. May natusok siyang something sa ano. Mali yung natusok ng tito ko. That's why, sabi ko, grabe, ang hirap ng ganun yung pagpapraktisan ka. Tapos, syempre, hindi mo naman may iwasan na magkakamali talaga sila. Kasi, nagpa-practice pa lang sila, hindi talaga sila professional sa ginagawa nila. Oo, soft lang naman na tubo yun. Pero dumugo eh, nagsuka siya ng dugo. Mali yung napasokan. Nagbi-bleed na, normal ba yun? Hindi siya normal, guys. Pero sinabi lang ng doktor na normal lang daw yun talaga na may bleeding. wala. Malalagot yung doktor kapag sinabi niya yung totoo, diba? Siguro, kaya naman i-fix. Kaya ganun. Oo, para hindi mag-panic. Kasi nakaka-panic talaga yung buhay yung nakasalalay dun, guys. Sino hindi magpa-panic dun? Kahit sino naman eh. Buhay mo na ang nakasalalay. Ano oras ako nag-live? Grabe yung bilis ng oras, 12 na? Ang bilis ng oras ha? 11? Ah, talaga? Pro. Parang hindi ko naalala 11 ako nag-live. Tsaka pa nag-work ka sa hospital, hindi ka dapat madaling mataranta. Oo naman. Dapat kalmado ka dyan sa ano. Ako siguro, kung hindi lang ako takot sa laman loob. Laman loob. Takot kasi ako sa mga ganun eh. Yung mga basta, hindi ko kaya. Kung hindi lang ako takot sa ganun, siguro nasa medical din ako. Muntik na ako mag-medical na field ah. Dati, muntik na. Pinigilan na ako ng mami ko. Hindi vets. Ano?
light. Hindi bet yung kukunin ko. Walaan nyo ano. Sinabi ko ba yun dito? Muntik na ako maging medic sa medical keme. Dentistry, no. Hindi dentistry. Ano na yun? Nasa option ko na yun. Kung hindi ako nakapasa sa, ano, sa school ko ngayon, kung hindi ako nakapasa ngayon, nandun ako sa medical. Nasa medical na ako. Agree, diba? Sabi sa akin. Nung ano yan, gusto ko mag-agree nung high school ako. Kasi talagang nasa utak ko dati. Business talaga. Gusto ko mag-around sa business. Then sabi ko, may napanood kasi akong docu about agriculture. Tapos doon ako na open yung mind ko na bakit hindi ako mag-agri? Madaming opportunity sa agri. Bakit hindi ako mag-agri? Ganun. Kaya umabot ako sa point na yun. Med rep? Therapist? No. Ala, hindi niya alam. Hindi ko pala sinabi. Talaga ba? Medtech? No. Hindi medtech. Hirap yan, grabe, more in science ko. Actually, meron kaming subject before about agriculture. Na-enjoy ko siya. OB? Hindi. Sirit na. Neurosurgeon, no. Uy, maganda din yun, neurosurgeon. Amaze na amaze ako dyan. Kasi pinanood ko yung ano, ang tawag dito. Yung sa hospital playlist. Neurosurgeon yung babae dun. Yung bida. Naiyak ako sa part na yung mama niya, hindi niya magamot. Kasi walang gamot yung sakit ng mama niya. Hindi ito surgeon kasi takot ka sa dugo eh. Derma. Yes! Dermatology, guys! Ayan, nakuha ni Ying. Dermatology! Gusto ko maging dermatologist before. Yeah. About sa face. Yeah. Yun yung gusto ko dati. Takot kasi ako sa dugo. Hello, Ying! Welcome back! Grabe si Valentine. Oo, sinabi ko yun dati. Alam ko eh. I think dating-dati ko pa sinabi. Ang tagal na. Ano daw? Pise ka po? Anong pise? Kaya hindi ako nagsasabi ng surgeon. No, hindi pumasok sa utak ko maging surgeon, guys. Baka mamaya, binubuksan ko pa lang yung balat ng tao, mahimatay na ako. Mahimatay? Kala mo naman sa dermatologist, may ano, walang dugo-dugo. May dugo din doon, guys. Kasi, o-operahan mo yung mukha, ganyan. Yung mga dermatologist. Meron din yun, pero ano lang, hindi naman siya totally sobrang ano. Kaya sakto lang. Wow! Talaga ba, Casper? Welcome back! I mean, sa pagko-comment. Ying, hindi ko kayo nagko-comment before. Nanonood ka lang. Pharmacist, walang dugo. Oh, pharmacist? Oh. About sa mga gamot-gamot lang naman yung gamot-gamot yung pharmacist eh. Kaya wala siyang dugo. Walang dugo. Pero dermatologist talaga gusto ko kasi mahilig ako sa ano, sa mga skincare, ganyan. That's why sabi ko, oh, gusto ko maging dermatologist. Yun yung naano ko, naisip ko dati. Tapos sinabi ko yun kay mommy, tapos inisip niya din. Sabi niya, okay lang naman kay mommy. Gusto niya din akong mag-medical field before. Kaso nga lang, naisip ni mommy. Sinabi ko sa kanya ano yung mga pag-aaralan ko. And sabi niya, Nak, napakatagal. Nak, matanda na kami pag-graduate mo. Ang tagal kasi nun. I think abutin akong 12 years mag-aaral ng dermatologist. Yeah, may specialties yung dermatologist.
Ilang years ba yun? 12 years. Magkaiba naman ata yung derma sa... Yeah, may specialist siya. Actually. Abutin ako ng 12 years. Kung kukompletuhin ko. Yeah. Kaya, sinabi ko yun kay mommy. Tapos, yung mommy ko napaisip siya. Napaisip ang nanay ko. Pero, ano yun, second option ko na talaga yun. Wala na. Decidido na talaga ako that time. That's why, nag-apply ako ng school for that. And, dito sa campus ko na to, in-apply ko talaga dito is yung etong course ko ngayon. Tapos dun sa isang campus, kasi gusto ko yung medical dun. Mas gusto ko yung medical dun. That's why na dun ako nag-apply ng ano, ng for medical. Yung gagawin ko sana ng pre-med nun is ano, psychology. Or bio. Ganun. Yun yung inano ko. Psychology ba? Wala din naman dugo dun. Yeah, wala naman. Pero, hindi ko siya gusto gawing profession eh. Yung psychology. Kaya ko lang naman kinuha psychology kasi pwede ka like maging ano sa corporate world. Maging HR, ganun. Ate, may kamukha ko po. Sino? Sino kamukha ko? Willing po mag-intay ng 12 years. Grabe no, anong ilang taon ako nun? Nag-start ako 2 years ago, nag-aral. Oh, wow! 2 years! 10 years more, guys! So, gagraduate na lang ako. 33? 32? Gagraduate ako, 32 years old. 33 or 32 years old. Ang galing! Matanda na din pala kami! Bakit sa kanya ko magpapacheck up? All I want is chew! Hello! Hello! Kung walang bagsak, di ba? Hindi mo pa alam kung wala kang bagsak. Di ba? Hindi mo naman sure kung mapapasa mo ng dire-diretso yun. Shock lang. Feeling ko guys, hindi nyo na ako makakausap kung nasa medical ako. Medical field ako. For sure, hindi nyo na ako makakausap. Gusto nyo ba yun? Hindi nyo na ako makakausap. Ngayon pa nga lang, hirap na ako eh. Paano pa kaya kung nasa medical field na ako? Ano na lang mangyayari sa atin, guys? Hi, hello na lang. Oh. Das makapas ako talaga. Pero ano yun, totga ko din talaga yun. Mag-medtech ako. Hindi natin alam ano mangyayari sa future ko, guys. Bata pa naman ako, so marami pa ako naiisip na gawin. So, surprise na lang. Surprise! Mag-aral ako ulit. After ko graduate, mag-aral ako ulit. Hindi ko alam, hindi ko sure. Actually, gusto ko eh. Kasi yung mami ko medyo, nakikita ko yung mukha niya. Nak? Parang sabi niya, nak? Tama na. parang yung nanay ko na yung mismo magpipigil sa akin mag-aral. Pero depende. Uy, wag naman, Max. Hi, Ate Rhea! Baka mag-tourism ka. Ano? No. Hindi pumasok sa utak ko mag-tourism. Ano mo yung kung anong pumasok sa utak ko na gusto ko talaga? Culinary. Mahilig talaga ako magluto. Nakikita ko talaga sarili ko nagluluto, guys.
So, sobrang hilig ko magluto. Culinary talaga, as in. Pero hindi eh. Okay lang naman, mapag-aaralan ko naman yung ganun-ganun eh. Kaya hindi ko na din siya kinuha. Pero nakikita ko yung sarili ko dun, culinary. Luto-luto. Pang-business ka talaga. I think so. Uy, araw-araw gusto mo kumain sa restaurant ko. Filipino teacher? Hindi ko talaga nakikita sarili ko maging teacher. Parang yung patience ko. Baka kawawa yung estudyante sa akin. No, joke lang. Sa student council. Hindi ko rin sure. Hindi ko pa sure kung bala kong sumali sa mga ganyan. Depende kasi talaga sa sked ko, guys. Kasi pag kasi naging... Nagkaroon na ako ng responsibilidad sa school. Araw-araw na ako nasa school, guys. Baka nga doon na ako nakatira eh. Kailangan malapit yung bahay ko. Ako talaga yun yung iniisip ko eh. Kasi kapag kasi naging student council ka na sa ano, sa school namin. Kailangan malapit ako. Kailangan one call away lang ako. Kasi hindi mo maiwasan, lagi may meeting. Laging may ano, keme-keme, ganyan. Kaya, pinag-iisipan ko pa. Hindi ako nagka-class rep, guys. Hindi. No? Hindi kaya. Hi, Ceris! Long time no see. Hindi kaya mag-class rep, guys. Pero may nag-aaya na sir. Yeah, meron. Meron na akong ano. Meron na nagsasabi, oh, sali ka sa ganito, ganyan. I don't know. Parang gusto ko din naman talaga sumali for like, makipag-socialize. Pero, kinokollect ko muna yung battery ko eh. Siguro pag ano na, lima na battery ko. Lima na yung battery. Pag lima na battery ko. Oo, wala lang. Meron kasi minsan, pumapasok naman sa akin minsan, gusto ko makipag-socialize. May mga ganyan naman. Public administration, same person. Oo. Legit yan. Ang hassle maging part ng council or pero ang ganda kasi niya sa college application. Yep! Actually, maganda siya sa college applications. Usually, nakikita ko yan ng ganyong habol nila para may malagay sila sa applications, ganyan, sa resume. Oo naman, nakakamiss mag-aaral, guys. Masaya naman mag-aaral. Masaya nga ba? Hoy! Masaya nga ba? Na eh. Siguro ako yung nakakapagod lang talaga sa ano ko, sa pag-aaral ko ngayon, yung biyahe. Sobrang layo talaga. Ang layo talaga. Lalo na kung may mga kaibigan ka, ganyan. Masaya mag-aaral. Iniisip ko pa nga lang, malapit na kami magtapos, ganyan. Parang ang lungkot na after. Thank you, Benson, sa Fire and TikTok. Thank you so much. Parang ang lungkot, no? Matatapos na. Ilang sem na lang. Yung mag-student na nagsasabi na di masaya mag-aral pag nag-work na yun, tsaka inin nila lahat yan. Actually, oo. Pero depende din kasi sa work. Sa... ano, lagay ng work. May OJT kayo? No, wala akong OJT. Oh, tuwan-tuwa. Wala akong OJT, guys, eh. Alam niyo kung ano meron ako? Business implementation, guys. Kaya, I need your help, guys. Para makagraduate ang MNL48CJ nyo. Tulungan niyo ako sa business implementation ko if na-launch ko na siya or something.
we have target. May target kami para makagraduate kami. Target sales. Para makagraduate kami, guys. Anong gagraduate sa Emin? Ano sinasabi nito ni Max? O hindi! Makagraduate yung ano, ng school! Hoy! Hindi MNL! Kayo talaga! Hindi pa ako ready. Hindi ako ready sa ganyan, ha? Oy, oh! Hindi ako ready dyan. No, we have target sales talaga. Kasama siya sa criteria para makagraduate kami. MNL for Tate Academy. Enjoy mo college like 8 years ka din. 8 years? No Way Man Academy. Wala na ako. Uy, grabe naman. Kailan ba yun para makapag-ipon na? Third year. I'm starting it by third year na, guys. Mag-i-start na kami ng third year. Kayo, guys. Help me. Para makagraduate ako. Wait lang. Tara, ID mag-B-Day lang, eh. ID? Kala ko third year ka na. No, I'm not. Sinabi ko, second year pa lang ako, ha. May naisip ka ng product? Yes! Grupo kami, guys, actually. Group by group yun, hindi naman siya solo. Grabe, hindi ko kaya yun ng solo, guys. parang maghihirap ako pag nag-solo ako doon. Parang pinahirapan ko yung sarili ko pag nag-solo ako. Group naman yun. So, yeah. May kasama ako, Bunuo yun. So, kaming dalawa yung utak nun. Dalawa lang kami, pero meron kaming sinama na isa. Na add na isa. Si Charm, third year. I think fourth year na si Charm. Fourth year na yun, magkasabay lang kami nag-college. I mean, magkasing edad lang kami ni Charm. Basic lang kay Maxel. Okay, sige. Kayo investor ko, ha? Kayo investor, ha? Angel investor ko kayo. Okay, ikakabit ko kayo as angel investor. Moons po, angel investor. Moon investor. Moon investor? Basic. Taray! May mga angel investor na din ba ako dito? Bibili ka ng 2% share? Alam, ingay ng dogs. Ba't ang ingay nila? Ano na kami eh? Yung business namin, ano na siya? Buo na siya. Yung inaayos na lang namin is yung lasa. Yeah. And tatry namin ng different kinds of pastries and drinks. Natin ang Moons Corporation. Wow! Moons Corporation. Sama-sama tayo lahat na mag-invest sa Moons Corporation. Matcha Graham. Matcha Graham. Bigay lang kayo ng idea, guys. Basta it's all connected to matcha lang. Kasi, yeah. Puro matcha lang siya. Yeah. Lahat ng matcha. All about matcha, guys. Anything. Pwede kayo mag-suggest sa akin if may mga suggestion kayong mga food na pwede gawin sa matcha.
group of company story. Grabe. Baka mamaya, ang tawag dito, baka mamaya, matalo ko si Madam Ju. Ano na, paano na si Madam Ju? Hindi na Madam Ju. Moons Corporation na, no? Ako na yung bagong CEO. Matcha cheesecake. Wow. Oh nga, bakit matcha lang? Kasi may kwento about yan. Yung friend ko na kasama ko sa business na to, para kami mahilig sa matcha. As in, like, nag-gush talaga kami about matcha, ganyan. Tapos, alam nyo guys, tinatry namin yung mga iba't ibang klaseng matcha around sa campus. Tapos, gina-judge namin. Ano kami, critic kami, nagki-critic kami ng mga matcha na food. So, naghahanap talaga kami, as in, sa around campus. Tapos, medyo parang survey na rin siya. If mabenta ba, ganyan. And nakikita naman namin, sobrang mabenta talaga yung matcha sa around sa campus namin. Which is good, kasi first, kunwari, magtatayo na kami, mag-implement na kami. Unang-una namin itatayo yung business namin. Sa school, of course. Kasi, like, parang merong fair, tapos bibigyan kami ng pwesto para magbenta. So, yun pa lang, pasok na kami dun. Kasi, yung mga students, they like matcha. Ang dami nagsasabi, oh, masarap yun, ganyan-ganyan. Eh di marami ng competition sa matcha, which is good na marami kang competition. Kung marami kang competition, ibig sabihin nun, mabenta yung matcha. Nasa trend. Siguro, yung laban na lang namin is, paano namin makukuha yung masa? Ako, yun talaga yung gusto kong maisipan na makuha namin yung masa. Na dun, sa amin sila pipili, na magkakaroon sila ng interest sa booth namin. Ako, yun yung iniisipan ko eh. Na mag-stand out kami sa booth. Matcha chocolate cookies, blueberry matcha, tinola matcha. Matcha peachy-peachy, grabe, dami naman variant na. Parang pahihirapan nyo kami sa costing, guys, ah. Yung costing, napakahirap, guys. Parang mahihirapan kami pag napakadaming variants ang ilalagay namin. Siguro mamimili lang kami. Pero may naisip na kami talaga. May naisip na kami na variants. Meron pa ako favorite course ko ngayon na subjects. Na subjects? Ba't ang dami? Na subject? Food science, guys. Kasi sa susunod, I don't know anong lesson, anong part, pero magfo-food designing kami. Which is, excited ako kasi kami magluluto. Magluluto kami. Paglulutuin daw kami nung prof namin. At least mafe-feel ko yung pagiging culinary, kahit dun lang. Hoy! Enjoy na enjoy yun. Ang ganda ng mga course ko ngayon, actually. Yung matcha Japanese cake, hindi namin gagadiyahin yun. Kasi gagawa kami ng sarili namin, which is pancake. Pancake yung gusto namin. Kasi gusto ko medyo may pagka-elegante yung dating. High class. Hindi, middle class. I wanna say it sa middle class. Kasi gusto ko din maka-target ng masa eh. Ayoko lang ng yung kung sino lang may afford, ganyan. Gusto ko pasok sa masa. So, nagtitingin pa ako. Kasi magsasurvey pa lang kami. So, titingnan pa namin anong lasa ba ang gusto ng mga tao, ganyan. Magsasurvey pa lang kami. So, wala pa talaga kami final na taste ng product namin. Baka pwede sumali sa food tasting. Pandikoko, pero yung buns may halong matcha. Wow, ang sarap. Grabe. Alam nyo guys, naiisip ko na cookies. Cookie matcha. Pero, oh, grabe.
niisip ko pa lang, gustong-gusto ko na patibuhok ko matcha. Hoy! Matpatibuhok. May pre-taste ba dyan? Saan siya? Matcha? Wala, walang free taste. Walang free taste. Daisuke. Basta may free taste, okay na. Ay, ano yun? Naasa lang kayo sa free taste? Hindi, bibili kayo guys. Bibili kayo. Kasi ano, soon, syempre kami, publicly, i-open din namin yun. So, yeah. Abangan nyo yun. Sa, hindi lang sa campus. Outside the campus, magbebenta din kami. So, abangan nyo yun kung saan yung place na yun. Yeah. Sasabihan ko naman kayo kaagad, if ever. 50 pieces para may previous. Oo. Siguro ganun yung gagawin ko, if ever. Para din hindi sayang yung punta nyo doon. So, magpapa-freebies ako, if ever. Pati kulay na suot, color matcha para matching color. Actually, alam mo, yung kapartner ko, ano din yung utak namin eh. Pag nagsama yung brain cells naming dalawa, ay nako, ano-ano mo nakakam up na creativity na pumapasok sa aming dalawa. Matcha cotton candy. Wow! Pwede, pwede. Oo nga, no? Nagde-deliver din ba kayo? No. I think, pag ano, siguro pag nasa bingwit na kami ng pangangailangan, nasa bingwit na kami ng pangangailangan, feeling ko, magpapa-deliver na kami. Kasi we have target sales talaga every month. Month, ah, guys. Month. Pag ano, kapag nasa bingwit na kami ng pangangailangan, oo, may deliveries. Kasi monthly sales yung tinitingnan sa amin eh. Kasi within 1.5 years ata, or 1 year, I don't know, basta yun, i-check nila yung breakdown. So yeah. Pagagawain din kayo MSR. I think, hindi ako sure. Siguro, everyday kayo magtitinda. No, no, no. There's a particular day and pwedeng everyday, kaso yung place, hindi... Kasi meron kaming parang bazaar na puro mga entrep student lang yung nagbebenta doon for 3 days. For 3 days yun. And yun, pwede kayo pumunta doon sa bazaar na yun kasi somewhere lang siya sa mall. Actually, sa mall siya. So, madali lang kayo makakapunta. Thank you so much, me! So, madali kayo makakapunta pag ganun. Pag may natira, magsasamahin nyo, tapos tutuin nyo ulit. Pudding matcha na siya. Hindi ah. Ang dessert naman, I mean, yung matcha, hindi naman siya like totally... Pero I think, mauubos naman yun. For me, I think. Di ko alam. Matcha chip. Matcha chips. Oh! Parang sarap nun, no? Matcha chips. Pero pag hindi ka... Eh! Natural, nandun ako, guys. Hindi pwedeng wala ako dun. Attendance yun, guys. Ano yun? Mag-open ng business tapos wala yung may ano. May nakaisip ng business. Naku, lagot sa prof. Nasa si ano, De La Cruz. Bakit pala siya dito? Pag babumili ako, pwede magpa-sign. Basta may freebies kayo, ganun lang yun.
Bachelor Lomington Bar? Wow, pa-shoutout po. Shoutout sa'yo. Ate! Ate, bakit ate? Para sa'yo, sino pinakakit sa MNL40? Lahat sila. Safe sa, safe na sagot. Lahat sila cute, guys. Magkano yung bibenda mo para magandaan ko? Nako, madami. Madami dapat ako bibenda. Hindi pa ako sure. Pero at least guys, na-heads up ko na kayo. Hopefully makita ko kayo dun. If ever. Yay! Pakita natin kung sino ang mga moons. Customer is always right. Hopefully makilala mo kami. Ayun nga eh. Ayun nga. Ang tagal ko na kayo hindi nakikita, guys. Ano na itsura nyo? Hay! Ano na itsura nyo? Kala ko talaga. Kailan last kita natin? Tagal na. Is it P-popcorn? P-popcorn pa? Yung fan sign? Hindi ka yung papakilala pag di mo ko nakilala. Tampo, malala. Ayun lang. Oh, P-pop ko, no? Grabe yung tagal. Kasi yung last event ko, Cebu eh. Wala namang kayo sa Cebu. Hindi mo kasi kami inaya sa Cebu. Uy, nag-iaya ako sa Cebu. Kaso biglaan din lang kasi talaga yun eh. Pero ako, tayo nagkita 5th Anniv. 5th Anniv pa, tagal no? Punta ako dyan if na-available tayo. Oh! Daisuke, taga saan ka Daisuke? Mayroon sa province? Oo! Sa P-pop ko, nagkita tayo. Pumila ka ata nun? Or sa booth? I don't know. I forgot na, oh my gosh. Sobrang tagal na. Aklan! Taga-aklan ka pa! Ang layo! Hopefully, makita kita, Dice, okay? Makita kita soon. If may event. Abangan mo yung mga events sa MNL. Pag nakita mo ako dun, yung picture ko, kasama ako dun. Kaya nga, Max, hindi ka pumunta ng P-pop con. Alam mo guys, nalungkot ako. P-pop con pa talaga hindi nyo napuntahan. Nakakasad. Pinili convention kasi hindi naman tayo matikita. Uy, pero natuwa ako sa convention. Ang daming tao nun na. Ang cute. O nga, yung iba hindi nakapunta. Ang daming. May mga hindi nakapunta. Hindi yung katulad na ano, sa mga events ng MNL. Sana all nakapuno sa booth namin. Sana all nakadikwat ng ano, ng merch. Tumutuwa talaga ako, sino nakadikwat ng merch nun? I forgot na kung sinong member nakadikwat ng merch. Sayang. Dahil pala nagdikwat din ako. May nagustuhan ako sticker dun eh.
Oh, nag-graduate ka lang, Casper, kaya wala ka. Sabagay, nung panahon kasi na yun, parang pabakasyon pa lang yung mga students. Ay, binigyan mo si Mami? Talaga ba? Hindi ko malala. Utuwan-tuwa kay mga kaibigan ko nun. Dami lang merch eh. Oh, may keychain siya. Hindi ko maalala na pero parang sinabi niya nga sa akin dati na binigyan niyo nga raw siya ng merch nun. Tahimik lang kasi yung mami ko, guys. Good morning! 10% na lang ako, guys. Malulubot na ako. Nakita ko rin yung... Oo, kasama sila. Kasi sinamahan nila yung kapatid ko. Yung choir. Kasi nakahiwalay siya. Di ba yung mami ko may ticket talaga siya? For parents. So, kasama ni mami, sila tita. Mama nila, Clariel and Rachel. Sila'y magkakasama. First time nila mag-meet dun, no? First time nilang mag-meet tatlo. Tawa-tawa ako sa nangyayari sa kanila. Ang cute. Parang ano, kaming tatlo nila, Clariel. Nag-meet, parang pag tumanda na kami. Hindi, joke lang. Tumanda kami ng mommies. Ang cute kaya ng mga mommy na third. Di ba? Magkakausap sila. Yung mommy ko, first time niya lang kasi talaga like... Oo, parang senior version namin. Ganun yung dating. As in, seryoso. Yung ugali din. Same na same, guys. As in. Same na same. Pareho lang. Sa mommy ko... Sa mama ni Rachel, parehong-pareho. Oo, yung mama ni Kla. Same din sila. Bully din mami mo. Oh, hindi ah! Grabe kayo sa bully! Hindi bully yung mami ko. Feel ko tourism to. Feeling mo lang. Oo nga, grabe kayo kay Madam Jo. Hindi naman bully si Madam Jo. Hindi yun bully. Mama ni Kla mukhang bata. Yo, ang bagat si tita. Totoo. Natakot din ba mama ni Kla sa mga? Actually, hindi pa kasi kami like totally yung mommy ko kasi hindi naman pala sama sa mga ganyan, sa mga events. Ako, pinilit ko lang talaga siya pumunta ngayong P-Pop Con. Pinasara ko yung business namin. Ma, magsara ka. Punta ka ng P-Pop Con. Mommy, huwag ka magbukas. Isara mo, punta ng P-Pop Con. Pinilit ko talaga yung mommy ko makapunta noon. Tapos yung daddy ko, bakit hindi nakasama daddy ko? I think may pinunta, numuwi yata Pampanga din yung daddy ko nun, time in. Oo, talaga pinilit ko si mami nun. Sabi ko, mami, malulungkot ako pag di ka pumunta. Once in a lifetime lang yun. Bakit? Parang, but bakit di ka pupunta? Diba? P-pop con yun. Kaya yun. Pero buti na lang, napapayag ko si mami. Talagang hindi nag-ano yung mami ko nun. Sinara niya yung business. No business. Diretso. Oo nga, naiyak nga ako nun. Inano ko lang. Pinilit ko nga siya isara kasi nung una ayaw niya talaga. Tapos sabi ko, hindi. Mga isara mo. With iyak. With iyak.
With iyak, kaya naawa yung mami ko. Kaya nagsara siya. Kahit yung mga, ano ko, nag-ano din ako dun. Alam mo, paalis pa lang ako, papunta na ako sa venue. Sabi ko yung mami, mami ah. Sabi ko, mami ah. Mamaya na yung concert namin. Gawin na ako kay mommy talaga. Tapos sabi, kasi isa din pala niyang dahilan is yung kapatid ko. Paano yung kapatid ko may iwan siya mag-isa? Kasi wala nga si daddy. Wala si daddy that time. May iwan yung kapatid mo sa bahay mag-isa, ganyan. Tapos, ayun. Nagawa naman ng paraan, pati si Joven nakapasok. Ayun nga, nag-cheer siya sa SB19. Actually, yung kapatid ko gusto niya talaga pumunta. Gustong-gusto niya talaga pumunta nung time na yun. Excited talaga siya. Alinika, 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 alinika. Hindi. Grabe, nakaka-excite naman yun. Sobrang ano, parang nasa core memory ko na siya. Hanggang ngayon, alalang-alala ko pa rin mga nangyayari ng kaganapan. Wow! Mga kaganapan na yun. I don't know, like this. Basta para sa amin, si Draghi nung araw ng kasi mas napagod kasi lumakad. Ay, tayo na girl, sana. Super proud ako. Wow, thank you! At least ako yung sinusuportahan niya. Totoo, local. Local talaga sinusuport ng kapatid ko. Mahilig din yung manood ng mga vlogs, ganyan. Ng mga local. Ako pagtapos yung mag-perform ng brownout sa amin. Ah, nanonood ka ng livestream, Max? Sayang talaga, ano, hindi ka nakapunta. At least nanonood ka naman ng livestream, okay na yun. Okay na yun. Oo, supportan mo sarili. Hmm. Suporta ng sariling atin. Pero inaano ko din naman si Joven. Inaimpluensyahan ko siya ng K-pop. I mean, hindi naman totally K-pop. Gusto ko siyang magkaroon ng fashion sense. Ganun. Iniimpluensyahan ko siya manamit. Ganyan. Gusto ko siyang mag-anumang damit. Ganyan. Humilig sa damit. Ganun, yun yung ini-influensya ko sa kanya. Pero sa nakikita ko naman, sumusunod siya sa yapak. Hoy! Sumusunod siya sa yapak ko. Yung mga, like yung mga taste ko, parang nagtutugma yung taste namin dalawa. Ganun. Biglang dumilim yung paligid mo. Pero totally, napalit ko yung performance, napakaganda, solid. Totoo, ako din, as in. Like, favorite ko yung performance na yun, yung P-pop con. Sa totoo lang, gustong-gusto ko yung P-pop con. Ramdam ko yung energy namin, yung passion namin that time, na parang nagsama-sama kami and iisa lang yung gusto namin mangyari. Yung ganun, ramdam ko yun eh. Siguro dahil din, like, most of us, first time namin magpe-perform doon. Kaya siguro, iba din yung passion na naramdaman ko din nung time na yun. Parang, di ba, ang daming bagong nalagay nung P-pop con. Ikaw lang gusto, tara! Nakita ko nga si Ying sa screen. Busy yung nag-camera, ganun. Siya nga yung lagi ko nakikita eh. Sabi ko, oh, si Ying! nakikita ko na agad. Pag, kung nasa VIP kayo, makikita ko kayo kaagad.
yung P-pop Rise part ang pinaka-favorite kong balik-balikan. Grabe no? Tagal na nun yung performance. Saka, ang swerte ko din that time, kasi bakasyon ko yun. So, wala akong iniisip talaga, as in like, yung utak ko nasa P-pop con lang. As in talagang, todo ano lang ako, isip lang ako sa mga P-pop con, mga gagawin. Pero, even though nakakapagod yung process, kasi biglaan lang din ako na-notify that time. Biglaan ako na-notify. Na, so I have like few days preparation na lang for that big event. So, sobrang like, hindi ko alam ano gagawin ko, ganyan. Sobrang ano na ako. Buti na lang, bakasyon ko na yun, wala na talaga akong iniisip kahit ano. So, naka-focus na ako sa P-pop ko. Ano da? Ayaw ko sa inyo. Inuuto-uto niyo pa ako. Girl. Nabalik na naman tayo sa nagkawalaan kayo nung P-pop ko. Pag kasi ganun, yung maraming groups, kasi, understandable, hindi naman lahat trip mo yung groups. Imposible naman lahat yung trip mo. Kaya may times na parang para sa'yo, sa perspective mo, patay yung part na yun kasi hindi ka naman interested, ganyan. Yes, I'm half Korean. Pero lumaki ako sa Pilipinas. I'm Park. Apelido ko, Park. Tsaka pag may P-pop concert, expect mo abot nilang madaling araw. Totoo lang. Wala akong barang kumunta ng fansign. Pinilit nila ako kumunta. Di hindi ako naging masaya kung hindi ka pumunta. You're so beautiful. Thank you, Hans. Sleep na, girl. Ayoko. Joke lang. Wait, 1 a.m. mag-e-end na ako, guys. See you again sa next live, and I don't know when. Pero soon. Don't worry. Siguro sa Wednesday? Or Thursday? Depende. Tuloy mo na lang sa Android yung live. Uy! Hindi. Anong bukas? Hindi. Hindi pwede bukas. Sa ano? Wednesday? Siguro. O Thursday? It's either that day. Wala naman ako yung... Oo nga, wala. Nagulat na lang din ako kung sino mga pumunta ng fansign eh. Tsaka, late notice na din kasi. Diba, yung kaganapan ng P-pop. Wednesday... Ay, 12 na kasi ngayon. I mean, Wednesday or... Thursday. Oo nga pala, bukas na yun. Okay guys, oh wait lang. Pambibit-bit ko sana tong left ko, kaso naramdaman ko, bakit parang ang bigat? Hindi pala kaya. Okay, ito.
mag-e-end na ako, guys. End na tayo! End na tayo! End na tayo! Hello! Masaya din ako, nakapunta ako kahit sa moon. Ako din, sobrang saya ko ng daming moons na pumunta nun. Tapos yung mga hindi ko inaasahan na pupunta, pumunta. Tapos tinatawag pa yung name ko. Wow. I'm so happy that time talaga, as in. Siguro yun na yung pinaka masayang nangyari sa akin sa Eminem. P-pop con. Gandang gabi! Bye-bye, guys! I'm gonna end the live na. Thank you so much sa time. Sa pahinga ko. Hoy! Kasi, alam nyo, guys. Oo nga pala. Hindi ko pa wala nasabi sa inyo. Alam nyo kung bakit every Monday nagla-live talaga ako. Even though I have a long day. 6 a.m. I mean, hindi naman 6 a.m. I mean, 4 a.m. gising na ako. Actually. Hindi naman ilang hours na lang. 24 hours na akong gising. Ilang hours na lang. Gising na ako, pero pinipilit ko talaga mag-live na pag-uwing pag-uwi ko para ma-end ko naman yung Monday ko ng maganda. Kahit papaano may magandang nangyari sa Monday ko. That's why, lagi ako nag-live ng Monday. Napansin nyo? Even have a, I have a long day. Swimwear! Nako, hanggang matapos tong sem lang, wilang-wilang. Thank you, guys. Bye-bye. I'm gonna end the live na. Bye-bye! Sa uulitin. Thank you, guys. Good night. Wag! Bye-bye! See you! Malulubot na ako pag namatay ito, hindi ko ma-end ng maayos. Kasi mamamatay siya mag-isa. So, bye-bye! Sweet dreams! Sleep well! Bye-bye!